Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan kong muli ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Luke at kay Uminous Cookie. Atin pong tunghayan muli ang ikatlong kabanata ng kwentong ito na pinamagatang Igon the Hitman, ang taong gabunan na tagatugis ng mga aswang. Isang umaga, bumisita si Kernel Paterno sa bahay ng kanyang kumpadring si Ben na nakamotor. Kumpadre, napadalaw ka. Siya nga pala. Congrats pala sa iyo, kumpadre. Koronel ka na pala ngayon. Salamat, kumpadre. Napadalaw lang ako, kumpadre, dahil ngayon na magsisimula ang misyon ng inaanak kong si Igon. Andyan ba siya, kumpadre? Oo, kumpadre. Halika, doon tayo sa loob at tatawagin ko si Igon. Anak! Andito ang ninong mo at hinahanap ka! Sigaw ni Tatay Ben sa kanyang anak. Oh, ninong, napadalaw ho kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Igon, inaanak. Alam kong handa ka na sa iyong misyon. Heto ang litrato ng una mong papatayin. Siya si Gobernador Amparo ng Samar. Heto rin ang picture ng kanyang sasakyan para madali mo siyang matrace. According sa aking source, siya ay isang aswang na nabibilang sa uri ng mga asbo. Marami nang namamatay sa bayang yun na mga bata, matanda at mga ginagabi sa daan. At lagi nilang nakikita ang sasakyan ng gobernador kung saan naganap ang krimen. Pero hindi nila maituro ang gobernador na siya ang pumapatay dahil na rin sa takot ng mga tao sa kanya. Tunog na tunog ang pangalan niya sa siyudad na yon na isa siyang aswang na asbo. Pero walang makapagpapatunay dito. Kaya malaya siyang gawin ang gusto niyang gawin. Gusto ko, Igon, ay patayin mo siya para di na makapangbiktima pa ulit. Masusunod po, ninong. Kailan po ba ako luluwas? Mamayang gabi na, Igon. Ito ang tikit mo sa barko. At ito naman ang cellphone mo. Andyan na rin ang sipin ng barko. At ito naman ang perang gagastusin mo sa pagbibiyahe. Munti ko nang makalimutan pala. Ito pala ang susi ng motor na gagamitin mo. Wow! Ang lupit naman ng motor ko, ninong. BMW talaga? Oo naman. Inaanak kita eh. Pabirong wika ni Koronel Paterno. Anak, yung mga bala pala ng baril mo, kunin mo sa may altar. Ibinabad ko kasi yan lahat sa Agua Bendita para mapatay mo ang mga aswang na makakalaban mo. Salamat ho, itay. Pagsapit ng gabi, ay lumuwas na nga si Igon gamit ang motor ng kanyang ninong at dumiretso na siya sa pantalan. Umaga na nang makarating si Igon sa Samar at hinanap niya ang address na sinend ng kanyang ninong sa cellphone niya. Natuntun naman niya ang bahay ng gobernador. Pero nagmasid lang ito dahil sa maraming tauhan ang gobernador. Inantay niyang magdilim at biglang bumukas ang gate ng bahay ng target niya. Maya-maya'y lumabas ang isang itim na pajero at sinundan niya ito. Habang binabagtas nila ang madilim na daan, ay biglang napahinto ang sasakyan ng gobernador at dinakma ang isang babaeng naglalakad lang. Sinundan lang niya ito, pero lumayo siya ng bahagya para di siya mahalata na sinusundan niya ito.
Ilang saglit lang ay huminto ang sasakyan at agad namang nagpatay ilaw si Egon para di siya makita ng mga bumabang tao sa sasakyan na yon. Pilit na hinihila ang babae papunta sa kagubatan. Nagsisisigaw ito at nagpupumiglas. Kaya sinikmurahan siya ng isa sa mga lalaki doon at nawalan siya ng malay. Nilapitan ni Egon ang mga yon na di nila nararamdaman nang magpalit ng anyo ang gobernador. Pagkatapos magpalit ng anyo ang gobernador, ay biglang nagpakita si Egon. Gob, anong kahayupan naman yung ginagawa mo sa babae? Sino ka? At bakit di ka namin naramdaman? Sagot ng gobernador na nasaan yung aswang na asbo na siya. Habang ang dalawa naman niyang alalay na nakahawak sa babae ay biglang popormang bubunutin na ang kanilang mga baril. Ops, 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 ops! Huwag niyo nang subukang bunutin ang mga baril ninyo, kundi mapapaaga lang ang mga buhay ninyo. Ang amo niyo lang naman ang kailangan ko, pero kapag bumunot kayo ng baril, ay idadamay ko kayong dalawa. Wika ni Egon sa mga ito. Nagpakiramdaman ang apat at biglang bumunot ng baril ang dalawa. Dalawang putok ang umalingaw-ngaw sa kawalan. Biglang natumba ang dalawang alalay ng gobernador at sanuko ang tama ng mga ito. Sino ka ba? At bakit mo ako pinapakilaman? Wikang sambit ng gobernador. Ako lang naman ang tinatawag nilang hitman, ang tagatugis ng mga aswang. Hitman? Ngayon ko lang narinig yan. Magkano ba ang binayad sa'yo? Dudublihin ko. Alok ng gobernador kay Egon. Anong bayad ang pinagsasabi mo? Kagustuhan ko ito upang malipol na lahat ng mga aswang dito sa syudad na kagaya mong salot sa lipunan. Maawa ka sa akin, Hitman. Hindi na ako mang bibiktima pa. Basta buhayin mo lang ako. Pagmamakaawa ng gobernador. Hindi naman umiinik si Egon at hinahayaan niya lang ang asbo na magmamakaawa sa kanya habang ito ay lumalapit kay Egon. Mukhang effective yata ang drama ko. Sige, konting lapit pa para makalmot na kita. Tiyak na di ka na makakagalaw kapag nakalmot kita. Wika ng gobernador sa kanyang isip. Dahil may lason ang mga kuko nito. Nang biglang inihataw ng asbo ang kanyang matutulis na kuko kay Egon. Ngunit nabigla siya nang nawala ito sa harapan niya. Ha? Nawala? Ako ba ang hinahanap mo, asbo? Wika ni Egon. Nasa likod niya na pala ito at nakatutok na ang baril sa kanyang ulo. Huwag, Hitman! Maawa ka sa akin! Pangako! Magbabago na ako! Buhayin mo lang ako, Hitman! Ganun ba? Sige. Hindi na pinatagal ni Egon ang pagpatay sa gobernador na asbo. Hindi mo ako maluloko, aswang na asbo. Pweh! Wika pa nito, sabay umalis na si Egon sa lugar na yon. At hinayaan na lang niya ang babaeng nakahandusay sa may damuhan na walang malay. Nagpalipas ng gabi si Egon sa isang hotel sa may Samar at tinawagan niya ang kanyang ninong. Hello, Egon, ano ang balita? Ninong, mission accomplished po. Good job, inaanak. By the way,
meron pa akong ipapatrabaho sa iyo dyan, Igon. Ano po yun, Ninong? Ayon sa aking source, meron pa daw aswang dyan, kung tawagin naman nila ay balbal. Sila yung kumakain ng mga patay na tao at makikita mo sila sa hospital dyan. Nagpapanggap silang imbalsamador at sila ang kumakain ng mga patay sa hospital na yan. Isesend ko sa iyo ang mga litrato nila para mamukhaan mo kaagad sila. Copy, Ninong. Maya-maya'y ipinadala na ng kanyang ninong ang litrato ng mga balbal. Ah, kayo pala ha. Umanda kayo sa akin bukas. Kinaumagahan ng gabi ay nagpunta si Igon sa mga hospital na nasa bayan. Inisa-isa niya ang mga ito. Subalit, di niya matagpuan ang dalawang lalaki na nasa litrato. Hanggang sa inabot na siya ng madaling araw kakahanap sa mga ito. Nang may makasalubong siyang dalawang lalaki na ang tungo ay papuntang hospital. Para kasi sila yung nasa picture na ipinadala ng kanyang ninong. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makarating sila sa basement kung saan doon ang morgue ng hospital na yon. Nagmasid lang siya sa dalawang yon hanggang sa biglang nagbago ang anyo ng mga ito at naging isang balbal nga na aswang. Uumpisahan na sana nilang kainin ang kamamatay lang na pasyente nang biglang lumitaw si Igon sa harapan nila. Kamusta mga balbal? Nagugutom na ba kayo? Ah, sino ka? At bakit ka nandito? Wala lang naman. Gusto ko lang kayong iligpit. Dahil kayo ang salot ng lipunan. Nagpapatawa ka yata, bata. Tao ka lang at nag-iisa. Kami, dalawa at mga aswang pa. Ano naman ang laban mo sa amin? Ha? Sinong nagsabing mag-isa lang ako? Tatlo kami. Wika ni Igon at napalingon ang dalawang balbal na tila'y hinahanap ang dalawang kasama ng binata. Nagpapatawa ka yata, bata. Eh wala ka namang kasama maliban sa sarili mo. Tumatawang wika ng balbal. Binunot naman ni Igon ang dalawang kalibre 45 niya sa magkabilang tagiliran. Ito, dalawang baril at saka ako. Bali tatlo kami. Wika ni Igon sa mga balbal. Nagalit ang mga ito kay Igon at sinalakay siya ng mga ito gamit ang kanilang mahahabang kuko. Pangahas kang binata ka! Pagsisisihan mo to! Yeah! Pinagtulungan nila si Igon na salakahin. Ngunit sa bilis ni Igon ay di nila makalmot-kalmot ito. Mas lalong nanggagalaiti ang dalawang balbal at panay ang kalmot pa rin nila sa binata. Ngunit talagang di nila masundan ang bilis ng binata para kasi itong kidlat kong kumilos. Sino ka ba talaga? At kakaibang bilis mo? Naaamoy kong hindi ka ordinaryong tao. Hingal na wika ng balbal. Ako lang naman si Hitman, ang tagatugis ng mga aswang. Ngayon, magkumpisal na kayo dahil katapusan nyo na. Huwag nyo nang subukang tumakas pa dahil wala naman kayong lulusutan maliban lang sa nag-iisang pintuan na nasa likuran ko. Pangahas ka! Mamatay man ako, pero lalaban pa rin ako sa iyo! Yeah! Biglang lumusob ulit ang dalawang balbal at tinalunan nila si Igon ng sabay. Yeah! Aba, matapang kayo ah. Ito, tikman nyo! Isang tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa basement ng hospital.
pero dalawa ang bumulagta. Sabay palang kinalabit ni Igon ang kanyang dalawang baril. Kaya kung papakinggan mo, ay parang isang baril lang ang pumutok. Pagkabagsak nila sa sahig, ay nagliyab ang mga ito at tuluyan nang naging abo. Agad namang lumikas si Igon dahil naririnig niya na may paparating na mga tao. Mag-uumaga na nang makarating siya sa kanyang tinutuluyang hotel at tinawagan niya kaagad ang kanyang ninong. Hello, ninong. Mission accomplished na po. Good job ulit, Igon. Sige, umuwi ka na muna sa inyo at tatawagan na lang kita ulit kapag meron ng balita sa source ko. Sige po, ninong. Salamat. Gabi na nang makarating si Igon sa bahay nila, sakay ng kanyang minamanehong motor. Nay! Tay! Wika ni Igon sa kanyang mga magulang. Pinagbuksan naman ito ng kanyang ina ng pinto. Oh anak, kamusta ang lakad mo? Di ka ba nasaktan o nasugatan man lang? Ano anak, malakas ba yung mga nakalaban mo doon? Tanong ng mag-asawa kay Igon na parang masyado silang excited sa maririnig nilang kwento sa kanilang anak. Mano po nay, mano po tay, papasukin niyo muna kaya ako bago kayo magtanong lang kung ano-ano dyan. Ah, siya nga pala tay, nay. May pasalubong pala ako sa inyo. Binagol at chocolate mo ron. Sikat po na pagkain niya sa Samar, kaya ako bumili para matikman yon din po. Aba, mukhang masarap na ito anak. Wow naman anak, salamat. Buti naman at naalala mong mag-uwi ng pasalubong. Wika ni Nanay Felisa sa anak. Kumain ka na ba anak? Tapos na ho nay, kumain na po ako sa karinderyang nadaanan ko kanina. Saad naman ng binata sa kanyang nanay. Ah, ganun ba anak? Ito na lang ang pagsaluhan nating tatlo, ang pasalubong na inuwi mo. Para habang kinakain natin ito ay magkwento ka anak kung ano ang mga nangyari sa pinuntahan mong lugar. Wika ni Nanay Felisa. Nagsalo-salo nga ang mag-iina at panay ang kwento naman ni Igon tungkol sa mga pinaslang nito ng mga aswang sa Samar. Nang maalala niya ang nasabi ng balbal sa kanya, kaya napatanong tuloy ito sa mag-asawa. Nay, tay, may itatanong lang sana ako sa inyo. Totoong anak niyo ba ako? Biglang napatahimik ang mag-asawa. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Eh kasi tay, nung kinalaban ko yung mga balbal, sila mismo ang nagsabi na naaamoy daw nila ako na hindi tao. Anak, ano ngayon kung hindi ka namin tunay na anak? Naramdaman mo ba yon sa sarili mo? Hindi naman po, itay. Pero gusto ko sana malaman ang katotohanan, itay. Inay, ang tunay kong pagkatao. Bakit po naiiba ako sa mga tao? Tulad ng sobrang bilis ko. Yung lakas ko hindi pangkaraniwan. At hindi ako natatakot sa mga aswang na nakakalaban ko po. Ang totoong niyan, anak, anak ka ng isang purong aswang na gabunan, ang pinakamalakas na uri ng aswang sa Pilipinas. At hindi lang yon, ikaw ang sugo ng mga lahi ng mga gabunan dahil dyan sa balahibo na sa iyong dibdib. Kaya naman, kakaiba ang lakas at bilis mo kumpara sa ibang nilalang. Noong nasa serbisyo pa ako, nakainkwentro namin noon ang grupong pulang diablo na pinamumunuan ng iyong amang gabunan. Sila ang grupo ng mga rebelde noon na nambubulabog sa mga liblib na mga baryo sa Mindanao. Madami silang napatay noon na mga kapwa kasundaluhan namin, kung kaya't nilusob namin ang kanilang kuta sa bundok himok-himok para paslangin silang lahat gamit ang benditadong bala na gawa sa pilak at tanso na pinagawa ni Kapitan pa siya noon ang iyong ninong, para tumalab sa kanila
at mapatay namin. Ang iyong ninong ang aming leader noon at siya rin ang nakapatay sa ama mong gabunan. Kung kaya't kinuha ka niya at ibinigay sa akin. Kaya yan ka ngayon, magalang at mabuting bata at may takot sa Diyos. Mahabang pagsasalaysay ni Tatay Ben kay Egon. Aswang pala ang lahi ko, pero bakit hindi ako nagiging aswang na gabunantay? Tanong ni Egon kay Tatay Ben. Anak, ganito kasi yan. Noong sanggol ka pa, dinala ka namin sa isang babaylan na manggagamot at inalis niya sa katawan mo ang bato ng pagkaaswang mo. Subalit, mananatili pa rin ang lakas at bilis mo kahit ikaw ay isang normal na natao. Dahil nananalaytay sa dugo mo ang dugo ng iyong lahing gabunan. Muling pagpapaliwanag ni Tatay Ben kay Egon. Ah, kaya pala, nawala na pala ang bato ng pagkaaswang ko. Ngayon, maliwanag na sa akin ang lahat. Nagpapasalamat pala ako sa inyo, Nay, Tay, dahil sa kabila ng lahat ay kinupkup nyo pa rin ako at itinuring na isang tunay na anak kahit alam nyong isang aswang na gabunan ang lahi ko. Magpasalamat ka rin sa ninong mo, anak. Kung hindi dahil sa kanya, ay wala ka na sana ngayon dito. Siya ang nagkumbinsi sa akin na kupkupin kita, kaya andito ka ngayon. Ganon ba, Tay? Oo, anak. Klaro na ngayon ang lahat kay Egon. At wala naman siyang pinagsisisihan dahil napunta siya sa mababait na mag-asawa at itinuring siyang parang tunay na anak. Pagkalipas ng 3 araw, ay tumawag muli ang kanyang ninong. Hello, ninong. Salamat pala sa iyo. Salamat saan? Naikwento na po sa akin ni Tatay Ben ang lahat tungkol sa pagkatao ko. Kaya ako nagpapasalamat po sa inyo, ninong. Dahil kundi sa inyo, malamang patay na ako ngayon. Ah, yun ba? Wala yung inaanak. Nakadadhana ka lang talaga na maging isang tao at mabuting anak sa mga magulang mo. Kaya lagi mo silang susundin at huwag bibigyan ng sakit ng ulo, ha? Opo, ninong. Siya nga pala, Egon. May susunod kang misyon at ito naman ay sa Iloilo. Isang pamilyang aswang na kung tawagin nila doon ay kubot. Sila ang naghahasik ng lagim sa kabayanan doon. Kaya ang mga residente sa naturang lugar na yun ay takot nang lumabas pagsapit ng gabi. Isesend ko ang address at picture ng bahay nila. Yan ang bahay nila, Egon. Di mo kita ang loob dahil sa taas ng bakod nila. Malayo sa kabihasnan ang bahay nila. Matatagpuan ito sa liblib na lugar. Kaya mag-iingat ka, Egon. Mayaman pala ang pamilyang ito, ninong. Oo, Egon. Dahil lahat ng pamilyang yan ay nakaupo sa gobyerno. Kaya mag-iingat ka, Egon. Dahil balita ko, lahat ng kanilang mga tauhan ay mga aswang din na kagaya nila. Malamang hinawaan nila ang mga ito para dumami sila. Sige po, ninong. Mag-iingat po ako. Muling bumiyahe si Egon papuntang Iloilo. At gabi na nang makarating siya sa baryong yon. Hinanap niya ang bahay na yon at hindi naman siya nahirapan dahil may kalsada namang papasok sa lugar na yon kung saan nakatirik ang bahay ng target. Bumaba siya sa kanyang motor at pinagbasdan niya ang pader kung meron ba siyang madadaanan maliban sa harapan. Ngunit pagkatapos ng maikot ang bakod na yon, ay wala siyang makita na pwedeng pasukan maliban lang sa harapan ng gate. Ay, no choice talaga. Dito lang talaga ako pwedeng dumaan sa harapan. Bahala na dyan. Sambit nito sa kanyang sarili. Inilabas niya ang langis na ibinigay sa kanya ng kanyang Tatay Ben at kumpirmado nga na aswang ang nakatira doon dahil habang papalapit siya sa gate ay mas lalong lumalakas ang kulo nito. Nagdoorbell si Egon at pinagbuksan naman siya ng nakabantay sa gate at walang kabog-abog
ay binaril niya kaagad ito sa ulo. Anlupit talaga ng kwento ni Igon. Maaksyon na maaksyon. Kaya abangan nyo ang ika-apat na kabanata ng kwentong ito sa susunod kong upload. Yun lamang po mga kapatid. At dako na tayo sa shoutout. Mega mega love shoutout kay Mirna Boho, Romeo Abarintos, Rosalinda Amor, Leia Redoval, Zach Ron Roja, Joy Alfeche, Elsa Rojales, Bonibear Maximo, May Chiller's Blood, Yurik Escultura, Lynn Martinez, Verano Velasco, at kay Maharot Secret Files. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!